The Lord be with you. And with your spirit. From the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Chapter 5, verses 1 to 11. While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the Lake of Gennesaret. He saw two boats there alongside the lake. The fishermen had disembarked and were washing their nets. Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and lower your nets for a catch." Simon said in reply, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command, I will lower the nets." When they had done this, they caught a great number of fish and their nets were tearing. They signaled to their partners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats so that the boats were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man." For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him. And likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on you will be catching men." When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, brothers and sisters. Kamusta na kayo? Happy na ba tayo dahil level 2 na? Sana tuloy-tuloy na, no? Para pagdating ng Semana Santa, mahal na araw, Holy Week, ay magkaroon na ng tao ang simbahan. For the past 2 Holy Weeks, walang tao ang simbahan. Sana tuloy-tuloy na ito. Ano kaya ang dahilan kung bakit naghimula si Jesus ng napakaraming huli ng isda? May kinalaman kaya ang mga nagsisiksikan tao na halos maipit si Jesus dahil sa kanilang pagkagutom sa mga salita ng Diyos? Nais ni Jesus na gawing pagkakataon ang himalang ito para turuan ng mahalagang aral ang kanyang mga disipulo. Kahit na pagod at puyat si Simon Pedro sa buong gabing pangingisda na wala namang huli, sinunod niya kung ano ang pinagawa ni Jesus. "At your word, I will let down the nets." Hindi inisip ni Simon Pedro na sino ba itong anak ng karpentero na magtuturo sa isang expert na mangingisda, na manghuli ng isda kahit wala namang huli. Kapag humaharap tayo sa pagsubok at pagkabigo, nakikinig ba tayo at sumusunod sa salita ng Diyos? Magdiriwang na tayo ng third anniversary ng lockdown sa Marso. Lalo ba tayong nagiging sensitibo sa pakikinig sa salita ng Diyos sa mga pagkakataon ng lockdown? O ang pinakikinggan natin ay mga fake news at mga marites, ika nga. Ang himalang ito ay nagpapahayag ng isang mahalagang katotohanan na sa pamamagitan ng ating pagtugon sa kanyang salita, patuloy na pinapadama ng Diyos ang kanyang kadakilaan. Kung tumutugon tayo, when we cooperate in His works, we accomplish far beyond what we can do on our own efforts alone. When God wants to give us a miracle, He does so by speaking to us. This is a simple yet profound spiritual reality that has the capacity to change our entire lives. Kapag tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos at tumutugon, tayo ay nagiging
hindi lamang tagahuli ng isda, kundi tagahuli ng mga tao para sa kanyang kaharian. Halimbawa, may isang tanyag na British TV journalist, ang kanyang pangalan ay Malcolm Muggeridge. Wala siyang pakialam sa Diyos at relihiyon. At ang kanyang panata, hindi ako magiging Katoliko. Kaya lang, nabigyan siya ng assignment para sumulat tungkol kay Mother Teresa of Calcutta nung siya'y nabubuhay pa. Kaya siya'y pumunta ng India at para sa kanya, ito ang naging pagbabago sa kanyang buhay. And I would like to quote Muggeridge, "Words cannot express how much I owe her. She showed me Christianity in action. She showed me the power of love. She showed me how one loving person can start a tidal wave of love that can spread to the entire world." Tanungin natin ang ating sarili. Ang pagiging Katoliko ba natin, yung ating pananampalataya, ay nagpapakita ba ng mabuting halimbawa sa iba katulad ni Saint Teresa of Calcutta? O nata-turn off ang ibang tao dahil sa ating lack of credibility? Sa puntong ito, magbibigay ko ng isang simpleng-simpleng halimbawa. Nakatanggap po ako ng feedback sa dalawa sa ating mga kapitbahay sa simbahan tungkol sa issue ng parking. Simpleng-simple lang po yan, ha? Parking. Ang kanilang feedback sa akin, "Father, sabihan mo naman yung mga volunteers mo. Huwag magpa-park sa harap ng gate. That is SOP. Siguro kahit hindi tayo Katoliko, ay alam naman natin na it is SOP, Standard Operating Procedures, not to park at the gate of others. Kasi right of way nila yan. Kung may emergency, eh, paano na lang?" Sabi ko sa dalawa, "Sige po, che-chempo po ako at nakakuha naman ako ng chempo ngayon." Ang sabi ng isa, "Siguro nagpa-park, pasintabi lang, yung lay minister sa gate namin dahil walang nakikitang sasakyan, bisikleta lang." Ang sabi niya, "Pwede naman mag-park, humingi lang ng permission bilang respeto." Kaya sa misang ito at sa simpleng halimbawang ito, I am sounding out all ministry and commission coordinators and leaders to remind their members about standard operating procedures in the parking along Garnet Street. Huwag niyo pong haharangin yung mga gate dahil SOP po yan. Lalong-lalo na dito sa ating, anong tawag dito sa ating rotonda at the church. We should not use our faith or our being volunteers of the church as a privilege. Our faith is a response. It is also a responsibility so that we can show credibility to others. Take note, simpleng-simpleng halimbawa lang po yan. And talking about parking, napansin nyo na nakakordon na ang mga parking spaces dito sa paligid ng park. I am delegating the Parish Pastoral Council to send a letter and invite the Homeowners Association for a dialogue. Dahil, noong unang panahon, kasama po ako sa meeting kay Mayor Olivares, he gave us a verbal promise that the park and all the surrounding parking spaces around the park be used by parishioners and visitors every Sunday for parking. I am reminding the Homeowners Association, you are not the owners of the park. The people own the park. The Homeowners Association is just a steward or manager. Kaya yung Parish Pastoral Council, sana ay ma-invite yung Homeowners Association na kahit Sunday man lang at pag may activities ang church, tanggalin yung mga tali ron para makapag-park ng maigi ang mga
parishioners and visitors. Paano tayo magiging diocesan shrine kung wala tayong parking? Pag dumating na yung mga bus-bus, yung mga busloads of pilgrims from around the world, from around the Philippines, wala namang parking. How can we become a diocesan shrine kung hindi accessible ang ating simbahan? Simple example, very simple, pero makikita natin dito na kahit sa simpleng halimbawa, we can be responsible and credible with our faith response to the Word of God. Parking lang yan. Hindi pa tayo nag-uusap tungkol sa malampaya, PhilHealth, at marami pang iba. Malalaking issue na yun eh. Eh paano tayo pupunan sa malalaking issue kung yung mga maliliit na issue sa ating pamayanan ay hindi tayo makatugon? So my dear brothers and sisters, in this Eucharistic celebration, we remind ourselves that we are also being called to be fishers of men and women through our response to the Word of God, being responsible and credible with our faith.